Eto na nga mga katag, na-miss mo na ba? Dahil meron tayong new, well, not so new artist. Nandito na siya. Medyo masasabi natin, been around and marami na rin siyang naibigay sa atin ng mga magagandang kanta. At meron nga siyang bago ngayon. And we have here sa Tag Halina, Kaye Cal. Yay! Hello! How are you? Hello. Okay naman! Okay naman. May ano ba? Sobrang busy ba ngayon? Kasi pa-summer na, di ba? I'm sure maraming activities going on. Ito pa lang. Ito yung nag-release kasi ako ng bagong song. Ito nga, itong pag-uusapan natin in a while. Yeah. Tapos, nasa process pa lang kami ng ano eh, parang scheduling. Oh, Ganyan for okay. Tapos, Activities and all that. Okay. Yes. So, ngayon naman, syempre, you've been in the industry since 2010. So, that's almost more than 10 years na. Tama ba? Tama. Oo. Tama. Napaalala mo yung edad ko eh. Okay lang yan. Okay lang yan. Kung sakali man, hindi halata kung ano man yung edad mo. Kasi mukha kang ano pa rin naman, teenager. So, pero yes, yun yan. Eh. You've been in the industry for, say, 10 years now. And you know what? Grabe lang. Kasi hindi mo mapapansin na, ang tagal na pala, no? Kasi I still feel na, para sa akin, pag binabanggit ikaw as an artist, it's always be still a new artist, new on the block eh. Pero hindi eh. Alam mo yun, 10 years na pala ang nai-google mo sa industriya. Ngayon, may tanong ako sa'yo. If there was a song to describe your personality, any song ha, whether it be your song or another artist's song, ano yung song na masasabi mo pag tinanong ko ng isang tao na if there's a song to describe you as a person, pag pinapakilala mo ang sarili mo, what song would that be? Pag pinapakilala ko, To the Bone. Oh, To the Bone ni Pamungkas. Kasi ano eh, ako, parang napaka... Char deep. Hindi. Napaka ano kasi, napaka emotional nung song. And I'm a very emotional person. Obvious naman sa mga songs na, di ba, mga sinusulat ko. Tapos, ayun, parang, wala. Kasi, pag pinakinggan mo yung, ano, yung song na yun ni Pamungkas, parang, ano ba to? Na-express niya sa mga words na hindi mo ina-expect. Oh, yung feelings niya, 'di ba? Tapos parang ganoon, parang hindi ang personality ko rin kasi, personality ko ay hindi mo rin parang pagtitingnan mo parang ito base lang 'to sa sinasabi ng mga nakakilala sa akin. Pagtitingnan daw ako parang ano lang, ganyan lang, tahimik ka lang yan. Pero pag na once you ano, parang nakilala mo. Oo, parang ay ganyan ka pala. Hindi naman na bad boy. Pero ano. May certain realization lang of who you are. Parang, okay, it wasn't what they expected, kung baga, no? Okay. Okay, sige. So, To the Bone. So, yan yung pag pinapakilala ka as a person. Eto naman, kung merong isa sa mga kanta mo na ginawa, no? If there's a new person you're being introduced to, and they want to get to know you as an artist, parang, ano ba yung music mo? No, na ito yung ipaparinig mo sa tao that would best describe or define your artistry. Kumbaga, kung ito yung ipapakilala mo, ito yung unang music na i-recommend mong pakinggan nila para mas makilala ka nila as an artist. Which of your songs would that be? Actually, hindi pa siya na-release. Yun talaga yung first na pumasok sa isip ko. Pa. Hindi pa siya na-release eh. Pero yung kasi yung mga ano na lang, yung mga na-release ko na, siguro itong bagong song. Itong ang bagong Heto Pa Rin song ko. Ako. Okay. Ito pa rin ako. Bakit naman? Paano ba? Kasi, di ba minsan parang may mga feelings tayo na hindi natin siya ma-put into words. Yeah. So parang, you just have to describe it as it is. Parang, yung feeling mo na parang you're really longing for this person, ganyan. Tapos sabi mo na, naririnig mo ba yung puso ko, sinisigaw ang pangalan mo? Parang, di ba, ganun. Mm-hmm. So parang feeling ko, ganun ako sa, ano, yun yung parang, art, paano ba?
Yung, is, it, that, is it poetic? Parang ganun. Yes, it's the art. Yun yung art. Na parang ma-express mo in words or to describe yung feeling. Ganun. Grabe. Lalim! Akin naman. Pero alam mo na, intriga talaga ako dun sa new song na i-release mo na hindi pa lumalabas eh. Kasi sinasabi mo yun agad ang top of mind mo, di ba, napapasok. Pero sige, put aside muna natin yon. Eto nga, Heto Pa Rin Ako is here. It's your new and your latest song right now. And sinasabi mo, with the lyrics of this song, it just shows, kumbaga yung artistry mo, di ba, how you put together a song. Kasi syempre, singer-songwriter ka. And usually, among artists, diba, iba in a way, hindi mo ma-describe in one word talaga papaano sila nagki-create. Whatever it is that they're creating. So, ikaw din naman, mm-hmm. ganun. So, ito pala yon, Heto Pa Rin Ako. What is the story behind this song? What made you create it, Bab? Na, ano eh, parang nung pinakinggan ko, medyo ano eh, hugot, diba? Hugot na hugot. Ang lalim ng hinugot. Parang kasi ano, naibuturan ng iyong pagkatao, ganun. Ano to, written, I think, yung mga ganyan, mga 10 years ago. 10, 11 years ago, ganyan. Parang, this song is about, ano kasi siya eh, yung hindi ka pa ready na bitawan yung tao, though kailangan mo na. Alam mo, nabigla ka. Yung parang, kahapon, parang everything's okay, na parang, you're so in love. Tapos, today, biglang, parang may nalaman ka. Tapos, biglang, you really have to put an end to it. Pero, dahil hindi naman natin pwedeng lagyan ng cork yung heart natin, di ba? So, in-end mo siya, but still you're longing for that person. Parang, ganun. Balik tayo doon. You said kasi, di ba, parang, this was 10, medyo nag-stick sa akin yung, this was a song 10 years ago. So, matagal din pala ang ginugol ng kantang ito bago mo siya fully ni-release. And then, you said that, yun nga, parang you're not ready. Sometimes, we're not ready to let go of people, things, 'di ba, in our lives na parang siguro, I guess it really affected us talaga in a deeper way. So does that mean itong 10 years na ito, I guess for you na rin naman, it's also parang okay, it's high time na ito na siya, 'di ba? Ilabas na natin. Na-release actually, mo na rin. Yes, na-release na rin. In fairness. Fairness. Good to know. Diba? At least sa'yo din, no? It was a process. It was not just a song process, but it was a personal process for you. Mm-hmm. Yeah, yeah. But actually, ano ba? Kung sa, ano lang, sa personal side, syempre, yung pinagsulatan ko naman ng kanta yun, na yun, eh, sobrang tagal na rin naman na na-release na rin. Matagal na na-release. But that's good. That's good to know, di ba? At least talaga nga na-proseso mo ng maayos ito. And when you transitioned na from just being personal sa kanta into ito na talaga siya, no? Putting your artistry into it, parang talagang napagugulan naman na ng oras, di ba? And it turned out really well. It's a really good song. Di ba? And apparently, sa isang streaming application nga, sinasabi na fifth ang UAE, no, sa nakikinig talaga dito sa song mong Heto Pa Rin Ako. I guess maraming hugot pa rin dito sa ating mga kabayan. At dahil nandito ka, hindi natin palalampasin na i-rate mo ang sarili mong kanta. Ano ang maibibigay ni Kaye Cal na rating sa Heto Pa Rin Ako? 10 being 9. So ko yun with the confidence. Nine. Yeah. Bakit? Oo, kasi may mga songs ako na nasulat na parang pag panakikinggan ko siya ngayon, parang ganun lang. Ganun yung nakukuha kong reaction sa sarili ko. Pero itong song na to, parang ano eh, naniniwala ako sa song na to eh. Parang nung narinig ko siya, wow, ito yung isa sa mga nasulat ko na masaya ako at gusto ko talaga. Yun. Alam mo yung kung yung kinalabasan niya, yung process na ano, nung kung paano siya ginawa and kung paano siya, ito lahat, yung from writing the song to recording the song, recording the
ano to, yung visualizer to ito nga, releasing it na finally. Lahat yun, parang gusto. Gusto ko talaga yung process na, kasi itong song na to is, ano eh, hindi naman siya like 100% independently released, pero hands-on talaga ako sa pag ano talaga nitong song na to. As in, hands-on. So, nice. Isa sa mga babies ko. That's great to hear. At least from you, di ba? Kasi nga, hands-on mo talaga. Kung baga, kung may DIY, talagang almost na do-it-yourself mo itong kantang to. And yes, tanggapin natin ang rating na yan ni Kaye Cal. 9 out of 10. Heto pa rin ako. Woot woot! So ito naman, syempre, 10 years, you have a new song. What's next for Kaye Cal? We're planning on releasing more songs, syempre. We're just figuring out kung we're gonna do it this way pa rin, like independently, or we're ano, kung papasok na ba kami sa label ulit. Pero alam mo, nandun talaga ako sa side na gusto ko siyang i-release independently. Parang nagustuhan ko talaga yung process nito, na lahat ng decision making galing sa akin. Okay, from the arrangement of the song, from everything, ako lahat. So yun, that's the plan.